Gabing po, Kuya Vlog. Okay, mga kapatid. Nag-live ako ngayon. Ay, nag-live. Nag-video ako ngayon. Usapang ID. Kasi ako dati may mga luma akong ID ng SRB. Ayan. Nakikita niya mga kapatid. Ito sa Cavite. Binigyan nila ako ng ID. Kasi ito yung 2016 hanggang 2017. Tapos yung 2021 hanggang 2023. Yung isa yata parang nawawala yung isa kong ID. Pero kasi nga mga kapatid, isa yan sa dapat inaasikaso ng gobyerno, di ba? So, nakita nyo sa SRB Incorporated, SRB International Service Fraternity and Sorority Incorporated. Yan, simula nung ma-register sila talagang inaasikaso na yun sa ID. Kasi alam nyo, ang sarap pag meron kang ID. Tsaka magagamit pa yan sa mga ibang ano, mga transaction nyo sa pang-araw-araw, pwede siyang ID sa Palawan kasi may ano yan, may mga QR code yan, QR code, diba? Kaya ano yan, legal na ID siya. Bukod sa SRB ID siya, is talagang identification talaga siya na magagamit kasi ito po ay may rehistro sa gobyerno . Hindi siya yung gawang rekto na pinagawa lang, di ba? Kagaya ng dati, ng lumang panahon, nagpapagawa kami ng ID sa rekto, ang mahal pa nun. Wala tayong ID system na maayos noon. So ngayon, okay na, di ba? Ang sarap. Kagaya nga nakikita nyo yung kay Brad Bear na ID. Diba? Ang ganda. So, expiration niya is 2025. So kayo mga kapatid, nakakuha na ba kayo ng mga ID nyo? Kumuha kayo mga kapatid, huwag niyong patagalin para, di ba, matuwang kapatiran sa mga chapter natin. Kasi meron na silang ID na nakikita. Ang sarap kasi tignan yan mga kapatid, alam nyo. Napakasarap tignan nang may ID ka ng SRB. Masarap tignan yan. Nakalagay Scouts Royal Brotherhood, tas may seal. So ayun, short video lang tungkol sa ID mga kapatid. Ako'y antok na antok daw. Okay, may pasok pa bukas at i-schedule namin ni Brad Jeff Saison ang interview. Okay mga kapatid, paalam. Brad Vlog Alpha Epsilon.